mas malawak na impormasyon, pindutin niyo po yung link na nandun po sa Pasig City Public Information Office kasi makikita niyo nga po doon kung sino-sino po ang mga nakalagay na pangalan o kung sino-sino po yung mga hindi pa nakakapag-claim ng kanilang cash cards na pwede niyo pong makuha sa mga araw na ito. Ay, sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Fanatics, welcome back to my channel and for our today's video, ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay ang pagbibigay ng cash card para sa ating mga Pasigueño senior citizen. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Yes mga Pasigueño, dahil nitong December 12 nga po ay sinimulan na ang pagbibigay ng cash card para sa ating mga senior citizen at tatagal nga po ito hanggang December 20. Pero narito po ang ilang paglilinaw ukol sa distribution ng cash cards. Una, ang mga ipinamimigay na cash card na may mga kasamang Pasig Pass QR code ay may mga regular land bank account na pwedeng gamitin pang matagalan. So ibig sabihin, magagamit na nga po ito ng ating mga senior citizen sa mga susunod pang buwan or taon at sa mga future pa ng mga benefits na matatanggap nila from Pasig LGU. Number 2, ang paggamit ng land bank cash card ang nakikitang paraan ng LGU para mas papadali ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa hinaharap. Ayun, katulad nga po ng sinabi ko doon sa number 1, baka po in the near future ay magkaroon nga po ng mga benefits ang ating mga senior citizen na manggagaling pa nga po sa ating Pasig LGU or meron pa silang mga incentives or meron pa silang mga matatanggap. Usually kasi kapag ka-Christmas, di ba, may natatanggap talaga ang ating mga senior citizen. So para hindi na nga po sila mahirapan na dumayo pa sa kung saan sa ang venue na ipinamimigay, especially ngayong pandemic, sinimulan nga po itong cash card na ito. At yan nga po ang naisip na paraan ng Pasig LGU para mas pabilis nga po ang transaction ng city sa mga susunod pang mga proyekto nito. Number 3, ginagawa ang cash card distribution katuwang ang land bank. Hindi po ang mga empleyado ng LGU, kundi mga bank personnel lamang ang otorisadong mag-release ng ATM kasama ang inyong mga temporary PIN. So, uli-ilitin po natin, ang mga land bank personnel lamang po ang nagdi-distribute ng inyong mga ATM card at hindi po ang mga Pasig employee. So, hindi po mga empleyado ng LGU ang nagdi-distribute po ng inyong mga cash card kasama po ng inyong temporary PIN. So, baka po iniisip niyo po kasi or nung ibang mga kapamilya na mga Pasig LGU po ang nagdi-distribute nito. So, hindi po mga authorized land bank mga employee po ang nagdi-distribute po ng cash card para sa ating mga senior citizen. So number 4, mas madali po ang off-site cash card distribution kaysa pumunta ang mga senior citizen sa branches ng land bank kung saan marami pang ibang transactions ang ginagawa. So kaya nga po yung mga land bank personnel na nga po ang dumayo sa mga schedule po ng land bank. So mamaya po ipapakita po natin yung ilan sa mga schedule po ng land bank kung saan pupunta po ang ating mga senior citizen na ngayon lamang naman po ito, kapag nakuha niyo naman po yung cash cards ninyo, ay sa mga susunod na buwan at sa mga susunod pa pong mga taon, ay mas mapapadali na po ang transaksyon sa pag-claim niyo po ng inyong mga incentives o yung mga nararapat po na para po sa inyong mga senior citizen. So number 5, patakaran po ng land bank na hanggat maaari ang mga account holder lamang ang pwedeng mag-claim ng cash card. So yun, naunawaan niyo naman po. Ang sabi nga po ng land bank ay yung mga card holder lamang po ang may karapatang mag-claim ng kanilang cash card. Pero nagbibigay lamang ng exemption ang land bank para sa mga bedridden at nasa ospital na kumuha ng cash card kung may authorized representative. Pero kailangan pa rin nila itong i-validate at saka pa lamang magkakaroon ng schedule para maibigay ang cash card ng senior citizen.
tayo talaga dadagsa. Kaya naman nagbigay po sila talaga ng mga schedules para po kung sino lamang po ang nakatalaga doon sa schedule na yun, eh sila lamang po ang pupunta sa venue na itinalaga po ng landmark. At ngayon naman, narito po ang distribution of cash cards for senior citizen sa mga first batch po. Narito po ang schedule at listahan na mga makakatanggap ng cash card ngayong araw po, Lunes, December 14, 2020, simula po 9 a.m. hanggang 11 a.m. sa Barangay Sagad. So pumunta po kayo sa Facebook page po ng Pasig City Public Information Office dahil nandun po yung link at makikita nyo nga po kung sino-sino po ang mga naka-schedule para po pumunta sa venue po at ang Barangay Sagad nga po ang naka-schedule sa araw na ito. Para maging mas maayos ang distribution at magkaroon ng social distancing, pumunta lamang sa venue sa mga nakatakdang oras ayon sa first letter ng inyong apelido. I-check ang unang photo para sa inyong schedule. At ito nga po yun. Ayan, at paalala lamang po, kung sino lamang po ang nasa listahan ay siya lamang po ang makakapag-claim ng cash card para sa mga itinakdang schedule. Magpo-post po uli ang Pasig PIO ng mga pangalan ng mga makakatanggap ng cash card hanggang December 20, 2020. At paalala, kung wala nga po ang inyong mga pangalan sa first batch, ay huwag daw po kayong mag-alala dahil maglalabas nga po muli naglistahan para sa susunod pang distribution ng cash card ang Pasig City Public Information Office o Pasig PIO. So ito na nga po ulit, ipapakita ko nga po sa inyo ang schedule ngayon ng Barangay Sagad. Ayan, so ayan po ngayon ang schedule ng Barangay Sagad at ang sabi nga po dyan ay i-click ang link sa caption para makita ang listahan ng mga nakatanggap ng cash card para sa mga itinakdang schedule. So ang Barangay Sagad nga po ang nakaschedule ngayong araw. At sa Sagad Covered Court nyo po, kukunin ang inyong cash card. Meron po kayong, ang number of cash cards po na i-distribute po ngayon ng Landmark Personal ay 708. Ito po ay sa ganap na 9 o'clock a.m. to 10 o'clock a.m. at 10 a.m. to 11 a.m. At ang mga pupunta lamang po ng 9 a.m. to 10 a.m. ay ang mga apelido na nagsisimula sa letter A hanggang letter M. At ang mga apelido naman po na pupunta ng 10 a.m. to 11 a.m. ay ang mga nag-apelidong nagsisimula sa letter N hanggang letter Z. Okay? Nawa po ay naunawaan nyo po kung sino po ang mga naka-schedule ngayon na pupunta po sa Barangay Sagad Covered Court. So kayo po ang mga naka-schedule today para mas maunawaan nyo nga po at mas malaman nyo nga po kung anong oras nga po kayo. Meron pong link yung Pasig City Public Information dyan po. I-click nyo po yun para malaman nyo po kung anong oras nga po kayo pupunta sa Sagad Covered Court. At ito naman po ang listahan ng mga unclaimed cash cards na hindi po nakuha nitong mga nakaraang araw. Ito po, ha, pakinggan nyo pong mabuti dahil babanggitin ko nga po yung mga barangay na hindi nga po nakapag-claim ng kanilang cash card nitong mga nakaraang araw or noong December 12 mula po nang binuksan ang pamimigay po ng cash card para sa ating mga senior citizen. So ito po ang date. Ayan po ulit ang mga listahan. Ang date po ay December 14, 2020, which is today nga po yun. Ang mga barangay nga po na magki-claim ng mga cash cards o yung mga senior citizen po na pwede pong mag-claim ng kanilang mga cash card ngayong araw ay ang mga barangay Kapitolyo at ang barangay Orambo. So kayo po, ang venue nyo po na pupuntahan para ma-claim nyo po ang inyong... Sa barangay Kapitolyo po muna tayo. Ang venue nyo po para ma-claim nyo po ang inyong mga cash cards ay sa Landbanks DECS Branch Mabini Building. Ang oras po na pupuntahan nyo dyan ay 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. At ang mga apelido po na pupunta ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M. Doon naman po tayo sa mga nasa Barangay Orambo, ang mga senior citizen po na mag-claim ng kanilang cash cards, ay pupunta po kayo sa venue ng DepEd Compound, Meralco Avenue, Orambo. At ang mga pupunta po sa ganap na 4 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. ay ang mga apelido na nagsisimula sa letter A hanggang letter M. Pupunta naman po tayo sa Ugong. Ang venue po na pupuntahan nyo ay ang Landbank C. Raymundo Branch, Solen Building, F. Legazpi Street, Corner, C. Raymundo Avenue, Maybunga. At
At pupunta po kayo sa ganap na 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. At ang mga apelido po na pupunta dito ay ang mga nagsisimula sa letter A hanggang letter M. At 4 o'clock p.m. naman po to 5 p.m. naman po ang mga apelido na nagsisimula sa letter N hanggang letter Z. Magpunta naman po tayo sa Barangay San Jose. Ang landbank po na pupuntahan ninyo ay ang Landbank City Hall Pasig Branch, second floor. So pupunta po kayo sa loob ng Pasig City Hall at doon nyo po pwedeng maklaim ang cash cards na hindi nyo po nakuha nitong mga nakaraang araw. At pupunta po kayo doon sa ganap na 3 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. At ang mga pupunta po doon ay ang mga apelido na nagsisimula sa letter A hanggang letter M. Pupunta naman po tayo sa Barangay Kapasigan. Pupunta din po kayo, ang venue po na pupuntahan ninyo ay ang Landbank City Hall, second floor, Pasig City Hall Building, Caruncha Avenue, San Nicolas, Pasig City. So katulad po ng Barangay San Jose, kayo pong mga Barangay Kapasigan ay pupunta din po sa Landbank ng Pasig City Hall sa ganap na 4 o'clock p.m. hanggang 5 o'clock p.m. at ang mga apelido po na nagsisimula sa letter A hanggang letter M. Paunawa po, para po sa mas malawak na impormasyon, pindutin niyo po yung link na nandun po sa Pasig City Public Information Office kasi makikita niyo nga po doon kung sino-sino po ang mga nakalagay na pangalan o kung sino-sino po yung mga hindi pa nakakapag-claim ng kanilang cash cards na pwede niyo pong makuha sa mga araw na ito. Muli, para po sa ating mga senior citizen, pagpasensyahan niyo po o unawaan niyo po ngayon sa mga panahon ngayon dahil ngayon lang naman po siguro tayo mahihirapan ng kaunti para makuha natin o maklaim natin yung ating mga cash cards. At sa mga susunod na araw po, sa mga susunod na buwan, ay mas magiging madali na nga po ang pagbibigay po sa inyo ng Pasig City LGU ng mga tulong financial na kailangan nyo po para po sa inyong pagpapagamot at para po sa inyong mga maintenance. And muli, kapag ka pupunta po kayo sa mga venue, please wear your face mask, wear your face shields para po sa inyo na rin pong pag-iingat. Muli, maraming pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!